tayo ng sinabawang udong. So ayan, may kanin po ako dito ng inisa. Tapos lagyan po natin ng mainit na tubig. Ano? Pakuluan po natin. Pag kumulo na ng masyado, ilagay na natin ang ating mga gulay. Halika na po natin. So medyo kumulo na. So buksan po natin. Ng ating repolyo. Dinamihan ko na lang po yung repolyo kasi gusto ng mga bata ito. Isang repolyo po ito, giniwa ko. Ayan, overload po ito sa repolyo. Lang po ang aming dinner. Simpleng dinner. Ano? So, lagyan po natin siya ng patis. Kunting patis. Tapos, may coriander po tayo dito. Kung magtaka kayo bakit nilagay ko na ganito, kasi kung nagtanim ako sa summer, hiniwa-hiwa ko na siya, tapos pinuportion ko na siya, nilagay sa isang plastic. Para paggamit ko, kuha na lang ako ng isang portion, at saka inalagay. Yan po. So tapon po natin ulit hanggat kumulo. So, kumulo na po siya. So, i-open na po natin ulit, no? Tapos, haluin po natin. Ayan po ang ating udong, na ginisang udong na nilagyan ng mga gulay. Ayan lang po. Ayan, so, sarap siya tingnan. Tingnan nyo, ang sarap. Yan po ang ating dinner ngayon. Ayan. So, titikman natin siya, guys. Masarap. Masarap. Di na po ako naglagay ng asin. Yung nilagay ko lang po is patis. Tapos hindi na po ako naglagay ng pepper. Kasi po yung karne po natin is
pork chop po ito at may mga critter na po siya. So ayan lang po. Thank you for watching, guys. Good evening. Bye.